Unti-unting natatanggal ang mga balat. Puno ng sugat ang katawan. At halos butot balat na. Ganito ang kalunos-lunos na kalagayan ni Miguel, 21 taong gulang. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano ang sakit ni Miguel. Sa tulong ng ilang espesyalista, susubukan naming alamin kung anong karamdaman ng unti-unting nagpapagupo kay Miguel. Sa loob ng mahigit 7 taon, ang maliit na silong na ito sa sulok ng kanilang bahay ang nagsisilbing kwarto ni Miguel. Hindi na rin siya nakakalabas ng bahay. Pinayagan kami ni Miguel at ng kanyang mga magulang na makausap siya. Mukhang masakit yung balat mo. Kung hinahuwa ka ng mahigit ng hugot. Pag mahigpit, masakit? Oo. Paano pag nakahiga ka? Nani lang, kirmi. Malalay lang. Doon ko na rin nalamang hindi na pala nakakakita ang binata. Mula nang 10 years old ako. Ah, ganun na ba katagal? Ano siya, nagsara o biglang nawala na lang? Dahan-dahan nga nawala. Dahan-dahan na nawala. Naalala mo pa ba yung naramdaman mo noon nung nagsimulang mawala yung paningin mo? Di na ako makapanood ng TV. Yan yung pinakamasakit, no? Hindi ka na makapanood ng TV noon. Di na. Pangarap daw talaga ni Miguel na makapagtapos ng pag-aaral. Simula nung bata ka pa, gusto mo na sana makapag-aral. Oh, mabuti naman sana. Bakit mo iniisip na sana gusto mong makapag-aral? Kasi ganito kasi ako. Hindi ka na kasi nakapasok, ano? Bulihin ako ng mga kalaro ko noon. Ano sinasabi nila sa'yo noon? Alien daw ako. Sabi nila, alien ka daw. Oo. Anong ginawa mo noon? Sa bahay na lang, hindi na lang maglabas. Ninakaw na ng kanyang sakit ang kabataan ni Miguel. Ano pang gusto mong gawin? Marami naman, pero di ko magawa kasi itong sakit natin. Nako. Kwentuhan mo ako ng isa. Magpasyal. Pasyal daw, pasyal. Ah, gusto mong mamasyal sa plaza? Oo. Patagal ka na bang hindi na masyal? Lumabas. Anong bata pa ako? Kwento ng ina ni Miguel na si Jocelyn, pagkapanganak pa lang niya ay kapansin-pansin na ang kakaibang kondisyon sa balat ni Miguel. Mamula-mula na talaga, tapos yung ulo niya na, yung nakikita yung mga ugat, 2 taon na tayo siya o 3. Nung naliligo kami ng dagat eh, pag uwi namin, bigla na lang naninigas yung ano niya, yung balat. Parang yung sa ano, yung sa litson, nanonuklap ba yung ano niya, balat. Pagrabe na po ng pagrabe. Mm. Kuha ang mga larawang ito noong bata pa si Miguel. Nakakapaglakad pa siya noon. Hindi pa rin masyadong kita ang kanyang sakit sa balat. Malakas yung kumain. Malakas yung magsalita. Yung ano lang talaga niya, yung balat. Yung balat? Mm, tsaka yung ano niya, yung mabuto. Parang bigla na lang bumabaluktot yung ano niya. Yung mga braso niya. Ang tanghalian ni Miguel ngayon, kanin at inihaw na baboy. Hindi ka naman nawawalan ng ganang kumain? Ang minsan, mawala. Ano lang ang kaya mong kainin? Ang mga... hindi matitigas. Eh di sabaw. Oo. Ayaw hindi ako rin... sinasarap ko ng manok. Ayaw mo rin ng manok. Allergico. Sa jarraw na ipinagawa ng kanyang magulang, ang tulugan ni Miguel. Bakit po dito niyo pinesto si ano? Kasi para madali lang magbanuas, maghugas. Kasi diyan lang siya, gano'n lang siya pag umihi siya, diyan lang. Para dire-diretso lang pag... Makakatulong po ba kung may kutsyon? Mainit. Doon siya sa takluban, pinaalis na niya yung kutsyon. Mainit to sa likod.
Madalas daw sumasakit ang katawan ni Miguel dahil sa matagal na pagkahiga. Masakit yung likod mo. Oo. Kasi naiipit. Oo. Naiipit kasi siya, no? Anong gagawin mo pagka masakit na? Paling-paling, tatagilid sa toko. Tatagilid ka na lang. Oo. Tapos tatagilid ulit pagka masakit na yung isang gilid. Oo. Ang stick namang ito, ginagamit ni Miguel kapag may makati sa kanyang balat. Hindi ba lalong magsusugat? Hindi naman. Makontrol ko naman. Anak ko, control mo para hindi magsugat. Oo. Natatansya mo pa ba kung anong oras ka nagigising? Alas 5. Nang madaling araw. Oo. Gising ka na? Oo. Tapos? Ininom na kape gatas. Minsan naman, inaantok na ako. Hanggang alas 7, natulog na ako. Pag mainit ang panahon, mas lalo bang sumasakit yung balat mo? Ah, hindi naman. Hindi naman. May silingpan mo. Ang problema dahil pinagtagpi-tagpinyero lang ang bubong ng kwarto ni Miguel, madalas mainitan si Miguel. Mahirap bang matulog pag gabi na? Oo. Lalo na kung mainit ang panahon. Dahil hindi nakakakita, radyo ang nagiging libangan ni Miguel. Ano yung paborito mong pakinggan? Mga drama. Mga love story, mga action, at mga comedy, fairy tale. Buong araw yan, nakikinig ka sa radyo. Mula umaga hanggang gabi. Inaabangan mo rin yung balita. Oo. Kung ano nangyayari sa Pilipinas. Oo. Mahal na kasi yung bigas daw. Mahal na ang presyo ng bigas. Oo. At yung African swine flu. Oo, yung African swine. Oo. So pagkalinggo kasi, puro na music. Music at mga herbal program. Tama. Mga nutrition program sa DOH. Para maalam ko kung anong mabuting kainin at hindi. Noong bata pa si Miguel at hindi pa malala ang kanyang kondisyon, nadadala siya ng kanyang magulang sa doktor. Mas madali kasi siyang ibiyahe kahit malayo ang ospital. Psoriasis ang unang sinabing sakit sa kanya, pero hindi nila ito nakumpirma. Petroleum jelly lang yung yung nireseta. Para daw panglagay para hindi manigas. Tinuloy-tuloy niyo po yung petroleum jelly. Hanggang lang kasi inaano kasi siya nilalanggam. Yung maliliit, kaya hininto ko. Mas kawawa. Ilang taon siya nun? Mga 5. At dahil kulang sa pera at kakailanganin ng pamasahe papunta sa ospital at maging pambili ng gamot, hindi na muling nadala sa ospital si Miguel. Sa albularyo na lang daw sila lumalapit. Kaso sa financial din. Kahit dito sa may singil naman, may bayad yun. Wala namang libre dito. Kaya hindi na lang. Sa bahay na lang namin, kung ano lang inaano namin, langis. Ganun lang. Isang linggo bago kami dumating sa tulong ng lokal na pamahalaan, dinala sa ospital sa Tacloban City si Miguel. Magpunta daw kayo sa doktor ng isang araw. Kumusta yun? May resita pero mahal. 400. Hindi namin mabili. Okay. Nahirapan ka ba sa pagpunta? Oo. Pagbiyahe kasi ng ambulansya. Matagal, 2 oras. Palaging umuuntog kasi. Pagka umuuntog, masakit? Sakit ang likod ko. Pero dahil walang espesyalista doon at maselan ang kanyang kondisyon, pinauwi rin agad si Miguel. May tulong daw doon. Tapos walang bayad, libre daw. Nung nagpunta naman sila doon, sandali lang sila, mga isang araw lang yata. Pinauwi naman, kasi wala daw gamot. Dapat daw sa idala, sa derma. Sa spesyalista, ng balat. Sa balat talaga. Mm-hmm. Kasi daw baka doon naman mahawa, kasi marami din may mga sakit doon, baka magkaubo daw. Hindi ko inasahan ang sasabihin niya sa akin. Nagdadasal ka ba? Oo. Anong pinagdarasal mo? Kunin na lang sana ako ng Diyos.
Bakit? Ako'y naman good. Pagod ka na? Oo. Itong buhay ko, nakapagod ako sa aking buhay. Matagal na ako nga dito. Nawalan ka na ng pag-asa? Nawala na kasi. Wala. Dahil sa katagal nang naghintay ko nga. Gusto mo naman siyempre gumaling pa din. Milagro na lang. Wala kasing gamot itong sakit ko. Nitong October 2, kinuhana na ng skin sample si Miguel para sa gagawing laboratory test. Mula Ormoc, ibinyahe ang skin sample sa Maynila ng LGU ng Ormoc City. Matapos ang pagsusuri sa tissue sample na mula kay Miguel, natukoy na ang kanyang sakit. Sa hiling na rin ng pamilya ni Miguel, agad kaming nakipag-ugnayan sa City Health Office ng Ormoc City para matukoy ang totoong sakit ng binata at kung ano ang pwedeng gawin para siya gumaling. Ngayon nyo lang po nalaman yung case ni Miggy. To be specific, just today. So I called the nurse coordinator on leprosy kung nakita nila ito. So she told me that the father went to the Kilatis Kotis activity last September 6, showing to them the picture. Hoy, sakit? Kung idot, laging maayaw. Sakit na kung idot, umaayaw. Nakasabot kag asa man na, makatudlo kag asa na kong gihikap. Kana, hi man. Dewe. Pagkatapos ng ilang minutong check-up kay Miguel, ang hinala ng city doctor may leprosy o ketong ang binatilyo. When I got the history that yung mother is nag-positive clinically, I was already suspecting this might be a leprosy case. If this is really a leprosy case, this is a very late stage. We have all the deformities which is permanent. No more tools. The limbs are already hard, no more fingers, the patient is already blind, so this is a very late stage or having severe complications already. But when I do my testing, the patient is still very sensitive to the skin prick test, no? Meaning there is no loss of sensation, meaning to say this is not very specific for a leprosy case because in leprosy, dapat wala na siya. Dapat walang sensation, wala nang maramdaman, lalo na sa ganitong stage. Gayunman, kailangan pa raw ng mas malalim na pagsusuri kay Miguel para matiyak kung ano talaga ang kanyang sakit. Pero dahil kulang sa mga pasilidad ang City Health Office, hindi pa nila ito magagawa. This might be an autoimmune disease, so the patient needs a specialist for this. Siguro kung may maitulong man, kung sino may magandang loob na makatulong. Specialist. Yeah, specialist talaga for autoimmune disease and also a dermatologist on how to manage this case. Hindi ho ito kakayanin ng City Health? Ng City Health. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Bakit po? Kasi kulang kami sa mga laboratory exams to further evaluate the case, no? Opo. Kasi yung training namin for the skin diseases only for leprosy. For the other diseases, kulang na kulang kami sa laboratory. What kind of tests does he need, ma'am? Kung halimbawa kailangan ng further tests? Siguro sa mga specialista na lang yun lang. Oo, kana sila kasi yung mahirap pagkaano, no? Yung pagkulang ng mga specialists. Yeah, oo. Yun yung mahirap. Oo, kasi ma'am, sa public health kasi, preventive side lang kami. Oo. Pag ganito na kasi, this is more on the curative side. So, dapat sa hospital na
ito na management. Kaya kami sa public health, since we are more on the preventive side, doon lang kami sa mga basic laboratory examination. But further laboratory examinations needed for complicated cases, that's beyond our capacity already. Bilang paunang lunas nito lamang October 1, muling pinuntahan ng City Health Office kasama ang pamahalaang panglungsod ng Ormoc, si Miguel, para bigyan ng ilang ointment at cream na posibleng magtanggal ng pangangati sa kanyang balat. So kung kuwang pa, ay bawal na si Capitan o dili sa center para makatagal yung bago na set na matambal. Inilapit namin ang kaso ni Miguel kay Dr. Grace Beltran ng Philippine Dermatological Society. Namamaluktot na yung mga limbs niya, no? Hindi niya na maidiretso. Should be a disease that can cause contraction deformities. I asked for a skin biopsy kasi malayo siyang lugar na hindi natin mapupuntahan ng madalian. Kaya mas maganda kumuha na lang tayo ng piece of skin at ipabiopsy na lang natin. Harold! Kumusta na, Harold? Nitong October 2, sa tulong ng City Health Office ng Ormoc, at sa permiso na rin ng kanyang mga magulang, kinuhanan na ng skin sample si Miguel para sa gagawing laboratory test. Gusto rin daw kasi nilang malaman ang totoong sakit ng anak. Ang biopsy kasi will be able to view the skin in a 3D dimension. Makikita niya yung mga changes doon, kung ano yung mga blood cells na nando doon, ano yung mga pattern, gano'n, no? Kaya mas masasabi kung ano talaga yung sakit ng pasyente. Mula Ormoc, ibinyahe ang skin sample sa Maynila ng LGU ng Ormoc City. Yung assist sa binibigay namin sa kanila ngayon, kung ano yung kailangan niya, yun ang ina-assist sa kanila. So siguro with this skin sample, tignan natin kung anong magiging findings nila. At kung kailangan ng tulong, kahit financial, we can always give that. Agad namin itong dinala kay Dr. Beltran para masuri. Matapos ang pagsusuri sa tissue sample na mula kay Miguel, natukoy na ang kanyang sakit. Ito ang tinatawag na Kindler syndrome, isang rare type ng epidermolysis bullosa. Based on the clinical findings, ang differential na mag-fit kay Miguel ay yung tinatawag na Kindler syndrome. Although Kindler syndrome starts toddler age, no, yung mga 1 to 2 years old, si Miguel kasi medyo late na yung manifestation ng kanyang sakit eh. Still, that's the only closest differential that we could consider. Kasi sabi nung history niya, nag-umpisa daw siya mga liskis sa mga ulo, tapos siguro nagkaroon din ng kaliskis sa mga balat. Sabi, kapag ka daw siya ay nabubugo, nahawakan lang, masakit na kaagad at nagkakaroon na ng mga sugat-sugat. So I presume that's yung madaling pagsugat na yun ay kind ng epidermolysis bullosa. Wala na pang stage ito kasi hindi naman siya cancer eh. Kaya lang, progressive nga siya, malnourished pa. Pwede mo nang operahan ngayon for the release of the contracture. Kaya lang, I do not know where to get. Kasi baka they might need a donor site eh. Kaso lahat ng balat niya tight na. Hindi mo na marirecover yung mga fingers and toes. Kasi yung bone niya nag-disappear na eh. Oh, because of the skin, hindi makatubo yung buto. Gawa ng nababanat ng balat pa balik. Hindi naman mamamatayan sa surgery kung maagapan agad. Tsaka yung dapat nutrition muna. Pero kasi ang Kindler syndrome medyo mas grabe compared sa ibang epidermolysis bullosa. Kaya lang kung with proper care, siguro mapapalawig mo pa yung buhay. Jocelyn, ako yung doktora na tumingin sa anak ninyo dito sa Maynila. Masyadong maayos yung balat, kaya nagkagali na mapapalakad. Very rare siya. Ang tawag sa sakit ng anak po ninyo, Kindler syndrome. Ano nga? Kindler. Ano nga po yun? Kindler syndrome. Yung kanyang mga daliri, nawala na rin, gawa ng yung skin ay
pine-prevent yung pagtubo ng buto niya sa kamay at paa properly. Ano pang gusto mong gawin? Magpasyal. Pasyal daw, pasyal. Ah, gusto mong mamasyal sa plaza? Patagal ka na bang hindi namasyal? Lumabas? Lumabas ako.